Apo, halika, may kikwento ko sa iyo. Ano po yun, Lo? Alam mo ba, nung panahon ng Hapon, isa ako sa mga lumaba nung panahon ng Hapon. Ah, talaga po, Lo? Ano bang, anong tawag sa inyo ng mga tao? Alam mo, Apo, noon ang tawag nila sa amin ay Birador. Bak! Eh, Lo, ano po ba yung gamit niyong armas noon laban sa mga Hapon? Ay, lagi kong may dalang tirador. Isang gabi nga, kumakain kami ng lola mong si Flor habang hawak ko yung tinidor. Eh, nagdatingan ng mga Hapon. Kaya nagtago kami. Saan po kayo nagtago? Doon, sa loob ng aparador. Kasama ko sang lola mong si Flor. Eh, di po ba mainit doon? Hindi, Apo. Nung panahon na yon, eh, malamig. Maski walang ventilador. Buti po, hindi kayo nakita ni ang mga Hapon, Lo. Eh, lumayas na sila agad at sumakay ng bapor. Saan naman po, Lo, yung kaibigan nyo? Hindi ba kayo tinulungan? Sinong kaibigan? Si Ador. May isa ring tirador. Sabi nyo po, hindi siya mukhang Pilipino. Ano po ba yung ano niya, lahi niya? Ador na Laskator. Siya ay mukhang Labrador. Eh, bigla na lang nawala si Ador. Ang balita ko nga eh, isa na raw siyang janitor doon sa bansa ng Ecuador dahil siya ay tumador at mahilig umiskor. Ang balita ko siya ay na-terminator sakay daw ng bapor patungong Singapore. Ang Alaskator na si Ador. Eh, nung matapos po ang gera ng mga Hapon, ano po ang naging buhay nyo noon? Anong naging hanap buhay nyo? Apo, ako ay naging isang ganador at tupador. At kailangan araw-araw ako ay may score, kundi magagalitan ako ng lola mong si Flor. Tipulo, natutunan nyo agad yung ganyang trabaho. Mahirap po yun, ha? Po, eh, magaling naman si Mayor, Mayor Victor, na aking mentor. Eh, ginawa niya nga akong bisor ng mga samahan ng mga tupador. Bipor. Totoo po ba na nahuli kayo minsan ng Hapon? Imbis na parusahan po kayo, eh, pinakanta na lang daw po kayo? Na po, pagkat ako ay tenor. Tandang-tanda ko pa nung panahon ng Hapon, yung namumuno doon na si Igor. Minsan ko na rin tinamaan ng tirador. Aba, hindi lang pagkanta pinagagawa sa akin, gusto pa akong paglutuin. Ba't pinalalagyan pa ng nor? Ba't po si Lola Flor, napapasin po ang yata palang iti. Apo, ang iyong lolang si Flor ay laging nabobor dahil lagi niyang naiisip ang kanyang ex, si Melchor, na isa ng pastor. Eh kasi, alam mo, Apo, sila ang bipor. At ayaw sa akin ng lola mong si Flor dahil ako daw ay puro drawing dahil ako noon ay pintor. Kaya ginawa ko ang lahat noon para ako ay maka-score sa lola mong si Flor. Mo pala, Lo, dahil napasagot mo si Lola. Yun ay tsamba lang, Apo. Dahil noon ako ay may kaibigan doktor at sa kanya ako nagpa-tutor. Ni Dr. Gapor, daling ko daw ang lola mong si Flor sa sinihan at manood kami ng horror. Ayun, doon ako umis ko. Huwag sa akin magpunta bagat walang laman ang bulsa. Narinig nyo ba ang